mga kabayan, another sea adventure na po ulit tayo. At ngayon nakikita nyo yung mga gamit namin, ikakarga na ho namin para magsimula na uli sa aming gagawing biophysical assessment sa isang marine protected area sa isla ng Aslum. Medyo malayo-layo din pong travel yon, kaya kailangan namin magdala ng mga aming mga kagamitan para magamit namin doon. So, ang kinakarga namin, mga personal belongings, mga paggamit pang luto, at para doon na kami magluluto, Hosin, at para hindi na kami bumalik. At kasi pagkatapos pa ng ma-assist namin ang nasabing marine protected area, ay meron pang dalawa na aming babalikan para i-assist din. Pero kung kakayanin pa, dahil medyo malumalakas ang alon, at yan nga kaabyan, malakas na ang alon, kaya kami ngayon ay napasokan na sa loob ng bangka kasi medyo malalaki ang alon, nakakabasa rin ano. Pero napakaaga ng alis namin, almost 7 o'clock in the morning ay travel na kami papuntang Aslum Island. Pero sabi ko nga po kanina na napahabang lumalabas kami ng Bulalaka Port ay lumalaki din naman ang mga alon. At ito naman po ayon doon sa kapitan ng bangka ay pagdating doon sa Aslum Island ay medyo kalmado na ito. Wala na gaanong alon kasi medyo sarado na daw po yung pagpupuntahan namin. Medyo kanlong, sabi nga ng ama namin, medyo kanlong. So yan mga kaabyan, let's go! Oh,
Okay nga mga kabiyan, na-prepare na natin yung mga gamit natin na para sa pandive. So nakalagay na ang aking DCD, regulator, sa tanke. Na-prepare na rin yung aking mga salamin, mga fins, at iba pa mga kagamitan. During the EMP assessment, wala tayong dalang underwater camera kaya hindi natin mapipicture dito ano yung mga gagawin namin sa ilalim ng dagat. So may iba't ibang mga sequence o mga pamamaraan kaming gagawin sa ilalim ng dagat. So may mga tasking kaming nakatuka sa bawat isa. Ano. So ako nakatuka ko sa invert, maglilista ako kung anong makikita natin doon sa ilalim, kung anong mga pwedeng i-document. So, ano. May sa fish, pero nakatuka sa fish, may photo documentation. So marami kami ay pito na sisisid sa ilalim ng dagat, ano, plus yung aming dive master. Again, sa pagsisid po sa dagat, required talaga na kailangan natin ang mga dive master, lalo na po kung medyo malalalim. Ano. Itong sisisidin kasi namin, nasa 12 meters na ang lalim niya. Ano. So yan, yung lugar na yan, yung aming sisisidin, yung medyo nakita nyo may asul-asul na yun. Doon kami pumunta kanina. Ano. Doon kami sumisid at doon kami kumuha ng mga documents natin. So isang marine protected area ng bayan ng Bulalakaw at Tapakayaman. So ngayon mga kaabyan, nandito na nga tayo sa isla ng Aslum. Dito kami muna tumabi para magluto ng aming pananghalian. Ano. At habang nagluluto naman yung mga kasamahan ko, inikot ko yung isla para ito makipakita sa inyo kung gano'ng kaganda ang nasabing isla. So ito ay private, hindi pwede dito mag-overnight, pero pwede daw naman dito maligo kapag araw. Hindi lang na pinapayagan mag-overnight dito sa nasabing isla. Dahil nga medyo malayo at medyo maliit ito at saka hindi pinapayagan ng may-ari. Ano. So napakaganda po nito, sabi ng may-ari kapag low tide siya, nakikitang-kita natin yung mababang dagat na mahabang buhangin at napakasarap liguan. Thank you.
po para pumunta sa another marine protected area. Ano. Medyo hapon ha, tinatahak na namin ang pabalik sa papunta naman po kaming Balatasan para doon naman po kumuha ng photo documentation and other biophysical assessment sa isang marine protected area. Ano, medyo maganda na yung dagat kasi ganyan nga pag sabi nila pagpapon medyo maganda na daw ang dagat at may safe na. So again, maraming salamat po sa inyong panood at pa-share naman po ng video nito and please pa-subscribe naman po ng aking YouTube channel, ang Avian Adventure. Thank you po and sana masuportahan po ninyo ang lahat ng aking video. Thank you and maraming salamat.